na lang yung ano natin kasi alis na papuntang Australia. Shout out yung mga pumasa sa ano diyan sa interview at saka sa practice. Oh my God, ako nang kinabahan, mukhang 500,000, makukuha na talaga yung 500,000 na isang buwan na yan. No? Anyway, ganyan lang buhay. Yung hindi natanggap pa, hindi pa na ano. Oh, shout out yung taga ano, taga Davao si Flores. Tagal-tagal na nag-contact, hindi mo lang nag-reply. Yung pala sira, yung messenger. Eh, paano yan? Okay, yung masima naman, ito, isa, dalawa, tatlo. Wala pa si ano natin, si trainer. Ito na karating. Baka mamaya pa yun, malayo pang biyahe. So ngayon, ang gagawin ninyo is, saan ka na ngayon? Ano? Dyan, ano nang ano ngayon? Sa pipe ka na o di pa? Wala. Overhead ka pa? Overhead. Overhead. At saka ikaw, ano, magpa, ano kayo? Pa-practice kayo sa in-situ, mag-in-situ na kayo. Mag-email pa ako, sir, para mag-pipe ko po. Oo. Isang pipe lang ha, hindi yung mamaya, pangit, tapos ano naman, ikuha ka naman. Kasi sa tritisan, isang pipe lang yan, isang ganyan lang, wala nang iba pa. Ha? Isipin ninyo, lahat ng tinitiran nyo, last na ano yan, isang workpiece lang yan. Ha? Hindi, wala nang pangalawa, pangatlo. Kahit mag-tritis kayo saan-saan ng mga ano yan, tritis center, isang ano lang yan. Kaya pagbagsak, ay wala na. Ayos na, saan ka na ano ngayon ang ano mo? Horizontal o nang ano ka na? Horizontal. 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 Okay, kayo dalawa, ayos na yung pinapractice nyo, Randy, ni Eric, dalawa. Ano pa sir? Di ako sir nakatira. Ay, binigay ko muna sa'yo. May yung welding machine dyan eh. Hindi, wala kasi sir tubo sir. Ano tubo? Yung tubo na ano dyan, yung dating mga kapal, dapat cupping kayo. Pag walang bevel, pwede kayo mag-practice sa cupping. Pero hanggang dalawang year lang, hindi yung ubusin yung isang 6 inches o 12 inches na pulupot. Naka, ano, dalawang year lang, kahit kagaya ni Bayer, ito, 2 year lang, no? 2 year lang. Kasi yan naman talaga sa assessment, pinaka ano na yung maximum na yung 3 year. Hindi pa kakasala, stabay ka lang dyan. Ayusin mo muna documents mo. Documents. Saka higit sa lahat, ano nga ayusin? Alam na. Alam nyo na. Darating si ma'am. Punta mo din ako ng PC ngayon. O, punta ka na doon. Ayun, para maaga. Karato ba sir? Eh, kahit lang ka mag-antay. Pag, ano, kasi ang tao, daming ano dyan sa PC. Dapat doon ka mag-antay. Ha? Pag, bago mag-bukas, nandoon na kayo. Okay, ugaliin nyo, pag mag-ano kayo sa government transaction ng mga offices, ugaliin nyo na hindi yung opisina ang mag-aantay sa inyo, kundi kayo mismo. Ha? Ganon din kayo mga seaman. Ha? Hindi yung magbubukas yung agency alas 9, tapos darating kayo alas 11. Ha? Dapat 8:30 or quarter to 8 bago magbukas yung agency, nandoon na kayo. Ha? Diba? Kasi yan yung ginagawa ko eh. Bago mag-bukas yung agency, nandoon ako. Eh, biruin mo, bukas alas 9 ang agency, alas 9. Ang aga-aga mo, sir. Bakit? Sabi ko, matraffic pag ano eh, tanghali ka ng alis. Eh, saan ba galing? Pasig. Lapit-lapit yan. Kung matraffic ka. Diba? Mas maganda yung maaga. Dahil, tandaan nyo ha, sa Maynila, hindi rason yung sabihin mo na traffic ako sir, walang sasakyan, hindi rason yan ha. Hindi rason yan. Sabihin nyo, traffic kasi ako sir, kaya nalit. Hindi rason yan. Eh kung umalis ka na maaga, malit ka kaya, hindi? Hindi sir. O, diba? Yan lang, ano yan, sa Maynila, tandaan nyo, pag nag-apply kayo, sabihin kayo ng agency, ng crewing manager na bakit late ka. Usapan nyo halimbawa, alas 9. Kailangan nandun ka na, 8:30 nandun ka na. Ganon din kayo, pag nag-training kayo dun sa Manila, mayroon silang praktikum na sa Cavite or sa Bulacan. Pag sinabi na alas 4, nandyan na kayo sa Calao, nandyan na kayo, nandyan yung bus, kailangan alas 4, nandyan na kayo, o quarter to 4. Kasi iwanan ganyan. Pag naiwan kayo sa bus, ah, hindi na kayo, magta-taxi kayo ngayon, eh, magkano gagastusin? Eh, hindi naman di kayo tatanggapin doon pag malit kayo.
Kaya ugaliin nyo talaga, gising na kayo ng maaga. Alas 4 na madaling araw, gising na yan. Ganun din, both Sunday or ano yan, Monday or anong araw yan. Kahit Sunday, gising kayo ng maaga kasi practice na nga kayo. Dahil pagsampa nyo sa barko, ha? Minsan alas 5, minsan alas 3 ng madaling araw, kahit Sunday yan, overtime kayo. No, hindi mo sabihin na, ay, di ako ngayon mag-overtime kasi Sunday ngayon. Di, walang pasok. Anong walang pasok? Nandun kayo sa barko. Imagine nyo, isipin nyo na yung seaman, all Monday yan. Ha? All Monday yan. Okay? Kasi may mga emergency, ikaw lang isa Peter, laki-laki ng barko, ay, trabaho ka niyan. Alas 5, alas 4, minsan hindi ka pa nga naka... Hindi ka pa nga, kaka-idlip mo lang. Minsan, hindi ka pa naka-idlip. Tumatawag na, baba ka muna pit dahil mayroong emergency. Tuloy-tuloy na yan hanggang umaga. Ganyan ang ano sa barko, ang sistema. Kaya kayo dito, mag-practice na kayo. Kahit Sunday, gising kayo ng maaga. No? Dahil, ugaliin nyo na nasa barko na kayo. Dahil doon kayo pupunta. Kailan kayo mag-exercise, mag-practice kung... doon na kayo sa barko na, manibago kayo. At least dito pa lang sa training center, or wala kayo sa training center, magising kayo ng maaga. Okay? Minsan sa barko, hindi ka makatulog dahil maalon. Ha? Hindi ka makakain dahil nasusuka ka. Wala kang tulog, wala kang kain, pero tuloy pa rin yung trabaho. Sabi, hindi niyo pwede sabihin na absent mo na ako ngayon dahil wala akong tulog, wala akong kain. Hindi pwede yan. Pag sabihin nyo yan ganyan, pagdating sa pirto, automatic, may ticket na kayo kagad yan. Okay? Tandaan nyo ha, sinasabi ko. Pag sabihin nyo na, ay, hindi mo na ako magtatrabaho ngayon dahil wala akong tulog, hindi ako nakakain dahil maalon. Wala yan. Kahit wala kang tulog, wala kang kain, tuloy ang trabaho dyan. 24/7 yung trabaho sa barko. Rotation yan. Kayo, Peter, minsan they work. Minsan naman may ano kayo, duty. Lalo na pag nasa mga ano kayo sa yung mga barko ngayon na wala, kulang ng tao. Pito lang yung tao sa barko. Isang oiler, isang wiper, isang Peter, isang third engineer, isang second engineer, saka isang chief engineer. Ilan lang kayo? Anim, pito. Pang pito si electrician. Laki-laki ng barko. Eh ngayon, ikaw lang mag-isa, Peter. Para kang inihaw. Ha? Ano ba ibig sabihin ng inihaw? Hindi pa nga tapos yung kabila, nandoon na naman. Kaya, ugaliin nyo na na ma-pressure kayo sa trabaho. Okay? Di pa tapos yung isang ininang mo, mayroon ng tatlong lumapag kagad. Pete, unahin mo muna to kasi madalian to. Ngayon, kung mahina ang ano mo, mahina ang tawag niyan, pasensya mo, pwede, magmumura ka ngayon. Yan ang karamihan na ano, dyan na dali yung mga Peter. Kasi pag tinamba ka na ng trabaho, hindi pa tapos yung isa, mayroon na isa, nagagalit na. Siyempre, kung saan yung priority, tandaan nyo ha, kung saan yung priority, yun yung unahin ninyo. Ha? Alalahan ninyo, mayroon kayong busing sa makina. Sinong busing sa makina nyo? Si first engineer or chief engineer. Ayun, kung anong iutos ni chief engineer na mas priority, unahin nyo yan. Tapos yung tagadik department naman, pag nag-utos sila, hindi pwede mag-bypass sa inyo, mag-direct sa inyo. Mayroong first engineer. Root channel yan. Doon siya mag-usap sila ni first engineer. Hindi yung si chief mate, diretso ng utos sa inyo, si kapitan. At least kung Dick Peter kayo. Okay? Ngayon naman, kung Dick Peter kayo, may posibilidad naman na hiramin kayo sa makina. Ha? Ibig sabihin, mayroong malaking trabaho sa makina, hiramin kayo doon. O, di, siyempre, trabaho din yan. Huwag kayong mag-refuse kasi, ano yan, emergency, hiramin kayo.
bot yan. Pag tagad makina naman, inihiram naman ng dick. Okay? Iwasan ninyo yung sa barko na mag-puyat ng datong ano, yung computer sa mga naglalaro. Yan ang nasisira. Kasi pagdating sa trabaho alas 8, wala. Inaantok. Dahil naglalaro sa games. So wala kayo sa ano, wala sa focus. Pwede kayong madisgrasya. Pwede kayong malaglag. Kulang sa tulog. Kaya din dito kayo, puro kayo cellphone. Pagdating sa training natin, palugo-lugo kayo. Ay pwede kayong madisgrasya ng grinder. Diba? Pwede kayong makurinti dahil wala kayo sa focus. Alalahanin nyo, yung accident kasi niyan, dalawa lang yung maano niyan, maraming ano yan. Wala kayo sa focus, puyat kayo, pagod kayo. Yan ang ano dyan. Unsafe working practice kayo. O nakikita ninyo yung mga aksidente. Mag-ano kayo ha, mag-study kayo. Kasi bukas, pagpatuloy natin yung ano natin bukas. Hold din na naman tayo bukas. Okay? Saan ba yung ano natin, sir? Marami pa kayong ano doon. Yung basa sa mga mitrusan. Asan na yung mitrusan natin na dalawa? No? Wala na yung mitrusan ko. Malaki at saka yung maliit. Ano yun? Sino nagputol nung pipe nung nakaraan? Yung ginamit, sir, yung maliit kay... ano na yun, sir? Yung sa Renault ng window. Kasi sir, atak yan, sir? Yung ite, yung dilaw na dinala natin sa pening, sir, yung sa timba, dyan sa loob. Wala na dyan, sir. Luha dyan, eh. Hindi, nakita ko sa kanila, ginamit. Ang ginamit ko? Oo, yung malaki kong ano. Tatlo yung ano ko dyan. Tatlo kasi natago sa ni Boyet. Tatlo yung mitrusan ko, isang malaki at saka yung dalawang maliit. So mag-practice kayo niyan. Dahil bago ko kayo pakawalan, pabasahin ko kayo ng Bernier caliper at saka ano, mitrusan. Okay? Tapos yan sa ano na yan, sa exam natin, mayroon yan. Pati lalo na yung ano, micrometer ha, pabasahin ko kayo. Bernier at saka micrometer. Kasi may mga agency, bibigyan ka ng ano, morning sir Carlo. Bibigyan kayo ng micrometer at saka Bernier caliper at saka mitrusan. Papasahin kayo. Ngayon, kung hindi kayo marunong magbasa, paano kayo matanggap? Eh, pag nagpabrikit ka ng pipe, hindi ka marunong magbasa ng mitrusan, di, mahaba yan. Ano ang gagawin mo yan? Dadangawin mo yan, ganyanin mo yan. Tanggal, sir, actual. Ha? Eh, hindi mo pwede matanggal ng ano yan. Pag i-actual mo dun, sumubra yung pipe mo or kapos, yari ka. Automatic agad yan. Tandaan nyo, pag hindi kayo marunong maghinang 90% yan, pauwiin kayo. Hindi manghinayang yung company. Ha? Hindi manghinayang yung company. Kaysa mag, ano sila sa inyo, magtyaga. Marami kayong pamalit. Okay, so ngayon, yung mag-insito, magpa-practice na kayo na insito, ha? Yes, sir. Okay. Ikaw, Mac, nakailang pipe ka na ba? Wala itong nangyari, sir. Nagayang ito, kaya mga boss lang. Oh. Hindi, kayo ngayon, hold. Lima yung welding machine natin dyan na small, ha? Oh. Lima yan. Pag limang welding rod, oh, fix naman. Kasi pag sobra ng dami ng welding rod, oh boss, pangit na yung hinang yan. Pagod na kamay, lalo na pag magsige, pag mag-grind kayo ng grind. Ha? Magdidimo ako ngayon na walang grind. Titingnan natin. Okay? Lalo na pag... kita niyo yung bagsak doon na ano, dahil puro grind. Walang grind. Kasi wala namang x-ray. Diba? Mag-grind kayo sa root pass. Okay, yun lang. Tapos na. Sino pa bang ano? Mayroon tayong darating na ano pala? Yung saan ba yung nag-message sa akin? Mag-training daw siya. Si Peter. Okay, ilan lang kayo si Peter? 1, 2. Ito na si Bon Jovi, pare. Good morning, Bon Jovi. Basta. Ayos na. Huwag papatay-patay kasi iwanan ka na ng mga kasamaan mo. Alis na sa Australia, oh. Pero nang problema pa rin, eh. Ha? Huwag niyo nang problemahin.
Problemahin nyo, alam nyo, kano na yun. Ano na yun? Tinta yung mantel pa eh. Ha? Saan lang pang ano dito barko? Isa, dalawa, tatlo. Ay, landis din pala ito si ano. Ito lang. Oh, landis ka rin pala, no? Kami pala landis kayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. Wala na, eximtin niyo yung isa. Alam na yun, na ano na yun. Na, kumbaga, kahon na yun eh, kahon. Bayong na yun, bayong. Hindi pa na-interview, puyat. Pag pa-interview na, puyat. Pag pumasa na, puyat pa rin. Ano ba talaga, kuya? Wala, yan. Huwag ka masyado mag-isip-isip, busing. Kasi mamaya, matanyan. Ma-stress. Lisensya mo, wala yan. Call up rin tayo. Wala yan. Lisensya, sisiw lang yan. Isang oras, tapos nandyan na yung lisensya mo. Di ba? Practice ka mamaya sa doon sa galon-galon natin na ano, takbo, automatic. Kasi sa Australia, automatic, meron ding manual. Pero mas maganda yung automatic. Magkano siya per hour nun, sir? Mura lang. Galon-galon din ang per hour. 2.5. Diba? Boss. So ilan yung alambis natin na training ngayon? Isa, dalawa, tatlo, tatlo, apat. Apat lang. Apat yung alambis. Pwede mo na ipangutang abisan na yun. Ayaan mo mo, isang sahod lang yan. Apat, tapos ang CBs natin? Isang buwan lang yan. Ilan ba nagmasini ngayon sa masinchap? Apat, sir. Apat din? John Dale, si Lejan, si Card, si Nilboy. Ay, yung isang taga si Bagat? Lima. 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 Ano nangyari? Kala ni Kuan ni Apalos. Tapos nila, sir. Tapos na sila? Oh, dito na sila, sir. Mag-training sa MCP, sir. Ano mag-training? Sa fight din sila. Oh, saan sila ngayon? Bakit? Anong oras bang ano natin? In, dapat alas 8 nandito na kayo. Kasi pag ganyan ang attitude ninyo, dito pa lang sa training center, talagang yayari kayo doon sa bako pagdating sa bako. Wag na wag kayong papatay-patay talaga, gentlemen, dahil itong sinasabi ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, totoo yan. Sa 17 years ko na ba na pag-babarko eh? Ha? Ranasan ko yung lahat ng ano na yan. Okay? Wala, ayun. Depende na sa inyo yan. Kayo nang didiskarte pagdating sa barko kasi pag once na pauwi kayo na hindi kayo marunong, mahirapan na kayong susampan niya. Tandaan nyo ah, once na pauwi kayo na ang remarks ninyo hindi marunong, ayari na kayo. Ibig sabihin, need more training kayo, need more practice. Very poor yung ano ninyo, remarks, ah, wala. Swerte nga kayo, mayroon training center. Eh sa akin dati wala. Andadampot lang ako ng welding rod para lang makapag-practice ng hinang. Diba? Kayo, nandito na lahat. Sinubo na sa inyo lahat. Ngayon, pag papatay-patay pa rin kayo, ay bahala na kayo sa buhay ninyo. Diba? Kasi itong oportunidad na binigay ko sa inyo, gentlemen, lifetime na ninyo ito pang kabuhayan. Ito na yung ikanga, yung daan para sa pag-asensyon ninyo someday. Okay. Depende na yan sa inyo kung paano nyo gagamitin yung pira nyo na pinaghahirapan nyo dun sa abroad sa barko. Or bodies. Okay. So, Toji, sa overhead ka, ano? Tawag nito? Itong salambis. Ang pangalan, ano? Wilson. Wilson. Okay, wala pa si sir ngayon. Ako ang mag-ano. Tapos si Sasi. Lim. Ha? Lim. Lim. L-I-M? L-Y-E-M, sir. Uy. Ayos na. L-Y-E-M. L-Y-E-M. Ano sa pangalan na? E-M. Sunod. Si Glyn. From, kumusta? Iloilo ito, ano? Sa South Cotabato, Nuyao.
sa to mga kababayan mo to, mga utod mo to. Okay lang? O, shout out! Shout out sa, ano, shout out ko sa Bato! Banga! Shout out. Mga taga Banga. Mama, Papa. Mama, Papa. Alawan. Alawan si Papa. Alawan. Sino ka isa si... Si, ano? Bonten, si Ernil. Si Ernil. Bonjubik. Ang galing mo yung hook mo, ano, ha? Kasi hindi yan papasa sa ano na yan. Hindi kayo ni Karista, ha? Hindi kayo banda. Tapos si Sasibis naman, si Randy. Randy, Eric. Yan na natin. Pangalan. At si... Jade. Anong balita, Jade? Sir. Ang balita sa mga... Sa kasi Mark, Mark. Nakapunta, sir. Hindi na... Ha? Si Eric, sir. Oh, Balbas, Del. Ah, John, tanggalin mo yung Balbas mo, pare, ah. Bigyan kita hanggang buka, Merkulis. Okay? Pag hindi kayo sumunod, pwede ko kayong i-kick out dito sa training center ko. Why? Pagdating ninyo sa agency, ganun din. Pag sinabi na mag-ahead kayo, magpagupit kayo, gupit kayo, or else hindi kayo makasampa. Okay? So dito sa training center, dinidisiplina ako ng kagad kayo. Sino pa? Si John. Dalawang John ko na to. Candi. Candi. Okay. Tama ba yung spelling dyan? Opo. G-H. Tama yan? Opo. Tama po. Kasi mamaya, marilito si Sir Carlo sa certificate. 1, 2. Andiyan pa si ano? Dexter. Si Joaquin Burlado. Tagnay naman na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Si, ano, iba yan, si Busing. Kukumply na ng requirements yan. Pag sinabi ko na yung gagawin nyo yan. Kasi, ganun din ang hinatnan nyo doon sa agency. Ganyan din. Hindi rin kayo makasampa pag security guard pa lang. Hindi na kayo makapasok. T-shirt, wala kayong collar yung t-shirt ninyo. Hindi kayo makapasok sa security guard. Mahaba ang buhok mo, mahaba ang balbas mo. Ayan. Hindi kayo makapasok. Ganon din, makapasok ka security guard dahil bibigyan mo siya ng pera. Pagdating sa growing manager, palabasin ka rin. Papagalitan pa yung gwardiya. Bakit nakapasok tong Abu Sayyaf na to? Okay? Ganyan yan. Kahit dito sa training center, kung ano yung sinasabi ko, sundin nyo. Para magkasundo tayo. Okay, maliwanag, gentlemen. Yes, sir. Okay, so ngayon, wala pa si Sir O'Claren. Okay, ako muna ang mag-ganon nyo ngayon. Mag-man dyan. Kasi si Buwit, wala na. Ano na yun? Secure na yun si ano, Boss Buwit. Good na. Good na yun. Okay. Yan lang naman. Siyempre, pag mabilis ka sa requirements, maayos yung sagot mo sa ako. Hindi, pasado ka. So ngayon, i-comply mo na yung dapat i-comply mo. Nadaan pa ng medical yan sa buo. Siyempre. Wala na yan, medical na yan. Pag hindi kayo manigarilyo, hindi kayo nagkabahan. Diba? Minor na lang yan. O, ayusin nyo muna ito mamaya, o, yung ano natin. Diba? Ilang araw, ilang buwan na ba ako nagsabi nag-ayos? So wala pa lang talagang pwede mag-peter dito sa barko. Peter, pwede eh. Hindi naman weldingin yan. Aluminum yan eh. Rebids. Diba? Okay, shout out sa ating mga viewers, no? Ito na yung ano. Oy, sa kailan ba alis yung ano? Sa 12? 19, sir. Hindi, mayroong 12 eh. Mayroong 12. Sila Gmail. Yan Gmail at saka si... Glenn. Sama yata si Juan, si Sam. Sam, at saka sino pa? GR Saga. GR Saga. Gmail, apat sila, di ba? Si Glenn. Sama si Glenn. Okay, yun. Alas na ibi at ang ano nila. Lima sila. Ha? Lima, sir. Sino pang... Rince. Ah, kasama si Rince. Oh, good luck sa inyong ano, lima. Maging ano na kayo, magiging Peter. Huwag kayong pasaway sa barko. Ha? Kasi ang Peter yan sa barko, hindi kayo ultimo officer kayo, PT officer. Kayo yung nire-respeto. Hindi yung galawgaw. Anong tawag yun sa Tagalog yung ano niyan? Sa Bisaya, galawgaw yung ano ba yan? Sa Tagalog. Pasaway. Kasi kayo yung officer sa
sa kayo sa officer, PT officer. Chief Cook, Boson, Peter, PT officer, kainan. Alam nyo na, ang kainatnan nyo pag ano kayo, nasa, pagsampa nyo pa lang sa barko, talagang ano na yan. Prepare yourself. No? Hindi yung patulog-tulog kayo doon. Kailangan, pag ano niyan, alas 9, sana, tulog ka agad. Tapos pag lalo na, pag malaking alon, ang tulugan nyo niyan, idlip-idlip lang yan. Mamaya, biglang maputol yung barko, di, lasing ka pa, o di ka. Oh. Pag maalon, di ako natutulog ng ano, tulog manok lang yan. Tapos yung life jacket ko, eh, nandyan sa ano yan, nandyan na yan sa sopa na yan. Minutes, ilang minutes lang, kailangan makaprepare ka na, immersion suit mo at saka ano na yan. Kasi pag malamig, di ba? Tinuruan kayo doon, malamig, immersion suit, gagamit kayo ng immersion suit. Kaya familiarize din yung locker ng immersion suit. Kung saan yan? Kasi yan yung makakasit sa inyo. Pag sa malamig na lugar, immersion suit. Yung life boat minsan, hindi may baba yan. Life raft, hindi may baba yan. So, yung survival mo, nandiyan sa immersion suit mo, saka life jacket. No? Ang mga emergency. Okay? Kaya itong training natin dito, ha, mga bitter, mga busing, ilagay nyo talaga sa ano, i-dibdibin nyo to dahil talagang ito na yung trabaho nyo sa barko na awan. Okay? So, safety first, ha? Gagils, doon naman sa machine shop, mayroong nagtuturno din na hindi nagagagils. Tandaan ninyo, ha? Isang pagkakamali lang ninyo, buta na kayo, wala na kayong ano, mata. Oh. Tuturno kayo na wala kayong gagils. Marami akong nakikita doon, nagturno na walang gagils. Dito, alalahanin nyo, wala tayong insurance, ha? Okay? Alalahanin nyo, wala tayong insurance sa training center natin. Once na disgrasya kayo, ay, bahala kayo sa ano nyo. Diba? O next year, kasama na natin sa ano yan, magbabayad na kayo sa insurance. Sir Carlo, insurance natin, yung group insurance. Wala. Kaya, safety first kayo palagi. Hindi na kayo matanggap pag wala na kayong mata. Wala kayong mata, putol yung daliri, hindi kayo matanggap. Anong ano na nyo? Discounted na kayo, 20%. DWD na kayo. Oh. Gusto nyo yan? Eh, pagpatuloy nyo yung mag-grind, walang goggles, mag-turno, walang goggles. Pagpatuloy nyo para maka-discount kayo ng 20%. Wala ka na magkamay. Okay? Sa akin, pag-ano ko, namamasukan, 24 years, simula helper, ang dami ko na nakita na mga aksidente. Ito, na-twist, ito. Nawala itong mukha, natapyasan ng grinder. Kinain yung dito ang damit ng grinder, sugatan yung dibdib. Ito, may nasunog pa sa oxyacetylene. Putol mga daliri. Natanggal yung bunganga, yung ngipin. Napit-pit yung kamay sa maso. Yung ano pala, yung sa minsan mag-assist kayo mag-dismantle ng purifier. Fuel oil purifier. Meron kasing lock yan siya na spanner na malaki. Papaluin ang maso yan. Ngayon, inaapakan yung dalawang ano. Minsan, inahawakan. Pero delikado yun. Kasi maalon. Paghampas ng second engineer, anang oiler, tumama doon sa nagsuswing ng chin block na din na sumabit yung maso. Humampas dito sa kamay ng second engineer. Pit-pit yung kamay ni second engineer. Yan bang mga aksidente na ano? Kasi yung chin block na yan, ginagamit nila, maalo, nagsuswing. Hindi nila sinecure yung kadina. Ngayon, paghampas naman ng oiler, sumabit doon sa nagswing na ano, nag-swing na kadina, tumama, hindi tumama doon sa ano, sa kamay ni second engineer, tumama yung malaking maso. Di, pit-pit, uwi si second engineer. Dahil,
anong kulang? Hindi na makapag-trabaho. Diba? Unseat working practice. Bago kayo mag-umpisa ng trabaho, isipin nyo muna na ilang minutes yan, 3 minutes. O ano kayo pwede mangyari dito? Dito ako ngayon, baka may malaglag sa itaas. No? Malalim to, baka mahulog ako dito. O di. O mag-grind ako ngayon dito, wala akong goggles. Yung katabi ko rin, nag-grind. Wala rin goggles, wala pang welding curtain, wala pang harang, wala pang gloves. Kaya kayo mismo, bago kayo tandaan nyo, bago kayo mag-umpisa sa trabaho, i-analyze nyo talaga yung kung ano yung potential hazard na pwede makadisgrasya sa iyo at sa kayong kasamahan mo. Kasi sa barko, andyan lang yung aksidente talagang ano yan. Lalo na yung safety shoes, ginagawang sandal. Ha? Tapos bababa kaysa engine room. Sigurado yan. Balik-balik yung balakang mo dyan. Lalo na pag makaano kayo sa pump room, ha? Sa tanker kayo. Ang taas ng ano na yan, hagdana na yan. Ilang ano yan? Ilang palapag yan? Kaya dahan-dahan talaga kayo mag-ano. Yung isang kamay, mayroong hawak ng tools. Yung isa naman, hawak kay sarilings. Hindi yung dalawang kamay magbubuhat. Ha? Kasi dami nang na-disgrasya dyan sa pump room na yan. Papayag man kayo, hindi. Makasampa din kayo ng tanker. Lalo na pag experience na kayo. Kasi pag sinabi ng port captain or chief engineer or anong crewing dyan, tanker ka, bata. Siyempre, subukan mo na ngayon yan. Siyempre, malaki ang sahod kumpara sa bulk. Di, tuloy-tuloy na yan. Di, siyempre, ikaw naman, sampa ka, di. Ngayon, makasamba ka ng malaking barko talaga. Talagang... manood ka sa baba, magtingin ka sa baba, yung nagdunod na trabaho, nakakalula. Pero siyempre, part sa trabaho yan. Ang mahalaga lang is safety. Safety first. Kaya dyan sa pintuan, bago ka lalabas, nandyan ang nakalagay yung papel dyan. Ilagay ko na yan, safety first. Kaya pag paano sa trabaho, naisip mo na yung safety first. Yan isa sa mga technique. Ganun din, pag bago kayo alis galing dun sa bahay ninyo, isipin niyo yung ano kayang pwede mangyari sa akin ngayon. Magmumotor ako. Di ba? Pwede kayong madisgrasya. So, ganun din sa trabaho. Mayroon kayong, kaya nga mayroon kayong toolbox meeting every morning bago mag-umpisa sa trabaho para pag-usapan yung mga potential hazard at saka yung mga delikado. Okay, so, ngayon, ano kayo muna sa baba? Housekeeping. Magwawaspit muna kayo dyan sa malikabok na grind ninyo. No? 30 minutes. Okay? Kayong lahat. Pati CR niyo, mga basura, linisan niyo muna dyan sa baba. Okay? Sir, kailin na sir ni Boss Mark, nag-back na kanina sir. Siya lang mag-isa pala. Nag-cleaning na sir sa baba. Linisan niyo. Kasi marami pang alikabok yan. Kailangan pag ganyan niyo, walang alikabok yan. Ito, kasi sa barko yan, ha? Mag-i-inspection yan every Sunday si Kapitan sa loob ng kabina niyo. Gaganyanin yan, no? Kung mayroong alikabok. Tandaan yung sinasabi ko, ha? Lalo na pag may mga kapitan na mga galing sa academy. Higpit yan. Kailangan yung kabina mo, yung kamarote mo, walang alikabok. CR, ganun din. Minsan yung mga luko-luko na mga ratings, lalagyan ng biyak na blade, yung hinati na blade, pagganyan ni kapitan, tas-tas yung daliri. Kaya lalong magagalit. Sinasadya ba? Yung mga kupal ng mga Pinoy ba? Siyempre, sasalatin ni Kapitan ngayon yung masulok. Kaya ano, eh, sugat siya. Dahil may bleed. Yan ang ano dyan, yung mga attitude ba ng mga kuhan. Wala sa ayos. Okay? So yan ang ano dyan. Mag-practice kayo sa housekeeping before and after yan. Ano ba yung 7S? Nasama ba yun natin doon sa ano, sir? 7S? O, ano yung 7S? Ano yun? Sixer? Strain. O, anong trade? Strain, tapos sword.
Safety. Sweep. Wala yan, CB na yan ngayon. Anak ng Shukoy talaga, oh. Rel, ano yan? Galing ay AI. CB Nis. Thunder. Eyo, galing si Pierre. Ano yun? Ha? Oh. Kulang pa ng dalawa yan. Tagtagan na lang dalawa. O ano yung dalawa? Pinaka-importante. Safety, sir. O ano pa? Anong shoes? Wala pa, eh, Ray. Wala pang, ano? Wala pang makasampa ng barko, eh, Ray. Anak ng Shukoy talaga, oh. Randy, ano yun, Randy? Galing ng Middle East. Ano yung pinaka-importante? Iniisip pa, sir. Ha? Naku. Ha? Safety and discipline. Pinaka-importante. Good morning, boss. Morning, boss. Sir, morning. Ayan si boss Joseph. Ilang years yan sa parko na ranasan na yan gaanong hirap. Safety and discipline, pinaka-importante dyan. Ha? Tama o hindi? Sir. Patulog-tulog kayo, pare. Sais kasi. Ano dyan? Anong sais? Ha? Wala. Dapat kayo, pare, ano kayo? Kasi yan, pag tinanong kayo sa crewing manager, okay, give me 7S. What is 7S? Describe and enumerate. Okay. Pag sinabing sustain, i-describe mo yan ngayon. Paano yan? Part sa exam ninyo yan, ha? Bukas ng hapon. Or Merkulis, holiday tayo sa Merkulis. Wednesday. Sabihin niyo eh hindi naman kasali, magwi-welding lang ako doon. Hindi kasali sa pag pag-apply mo pa lang. Pag-apply mo pa lang, alam na. Yan ang ano diyan sa inyo. Eh itong dinidiscuss ko dito, sinasabi ko sa inyo, part niyo yan dahil yun yung based on my experience. Okay? So, anong PPE gagamitin nyo pag nag-prepare kayo sa ano? Gangway? Or sa pilot ladder? O, ano pa? Anak ko po. Patay tayo dyan. Okay. Study, study. Hindi yung puro cellphone ang ginagawa ninyo. Holdi kayo dito kahapon Sunday. Wala kayong anong ginagawa niyo. Tulog-tulugan sa pansitan lang. Ha? Tandaan niyo ha, gentlemen. Hindi tayo sinso pag 8 hours lang yung trabaho natin. Okay? Totoo hindi? Okay? Wala. Trabaho kayo up to 16 hours yan. Ano yung, ano, siyempre, magre-research kayo, mag-ano kayo. Kasi ito pa yung learning, ano nyo ngayon. Nasa learning stage pa kayo ngayon. Kahit ako nga, nag-aaral pa nga. Nagbabasa pa nga ako minsan eh. Diba? Pero iba naman yung binabasa ko, kung paano naman ako kikita. Morning, ta. Okay, so thank you sa ating mga viewers. No? Good morning. Maglinis kayo muna doon sa baba. Okay?